Yon. What's up guys? What's up mga kaipako? What's up mga boss? So, ito naman tayo sa bagong araw, sa bagong review sa ating lahat. So, today, medyo matagal tayong hindi nakapaglabas ng review natin, no? So, ngayon magre-review tayo. Review natin yung ating bagong Oxva. It's Oxva Origin X. So, mapapansin nyo, ito ating Oxva X. So, ating Oxva X, nakuha natin to matagal na, no? So, ngayon, yung Oxva Origin, gagawa natin ng review. So, mapapansin din natin, yung Oxva Origin X, marami na rin nag-review, pero tingnan pa rin natin itong Oxva Origin. Although, nasa akin na to how many days ago, mga 4 days siguro, hawak na natin to. So, we tested it already before. Pero ngayon, tignan natin to Oxva Origin. So, yan, makikita nyo. Pag tinignan nyo muna sa box, so, ito yung normal kit na nilabas ni Oxva. Hindi niya nilabas limited, yung limited, masyado yung limited edition. So, it's free order yung malaki. Pero ito yung normal lang ng Oxva Origin X. So, pag tinignan natin sa Oxva X natin, it's almost the same box sila, no? Pag tinignan mo, halos same sila sa size, sa lahat. So, yun. So, bago natin tignan, buksan. So, yan. Yan yung kulay ng ating Oxva Origin X, no? So, it's pine green. So, pag makita natin dyan, yun. So, pwede mo siyang gamitan ng RBA, ng atomizer, basta meron kang, basta meron kang 510. So, pwede mo yan gamitin ng coil. Then, battery niya is 18650. Same battery ng mga barrier mods or mga full mic natin, 18650 ang battery na ginagamit. So, almost the same lang natin sila magagamit. Ano pa? Then, dito, mapapansin din natin sa kanya yung meron siyang 5 to 60 watts. So, hanggang 60 watts siya. So, napakaganda, napakalakas din. Then, sa kanyang mesh coil na gagamitin sa OCC, sa 2.0, 2.5, 0.3, 1.0. So, pwede mong gamitin yung mga OCC ng iyong Oxva Origin X saka Oxva Origin. Kung meron ka Origin yan, so pwede mong gamitin. So, tayo, wala tayo. Origin, Oxva, Origin X and Oxva X lang ang meron tayo. So, yan. Then, proceed tayo. So, design siya ni Justin Lay. Makikita natin dito. Dito kasi sa Origin, sa Oxva X natin, wala. Pero dito meron tayong the design siya ni Justin Lee. Ayan, so ayan. Then, yung kanya Oxva logo. Then, sa back, makikita natin yung Oxva, yung size niya. Kung ano yung mga makikita natin dito sa ating Oxva. So, yun. Kayo nalang bala. Kung meron kayo, tingnan nyo. So, proceed tayo. Buksan natin yung ating Oxva Origin X. So, ayan. Napaganda, same pa rin, ano? Yung box niya solid, tapos may magnetic, so kaya safe na safe pa rin yung unit sa loob. So ayan, no? Pag tinignan nyo, ating kulay ng ating Oxva Origin X na pine green. So ayan, pine green yung ating color. So makikita mo dyan yung kanyang OCC na 1.0 to, ano siya, 10 to 15 watts, tapos MTL regular coil. 2.0, 55 hanggang 60 watts naman siya. Then, 3.0, 30 to 40 watts. Yan, not eh. So, not included yung kanyang 3.0. Wala kang 3.0. So, yan. So, ang included lang natin dito sa box natin yung 1.0 saka 0.2 na mesh coil. Ang meron siya na sama. Then, 0.5, hindi rin siya included. So, pwede mo rin kumuha nun. Tapos, yun, dual coil RBA tank. So, kung meron kang RBA niya, so, tingnan natin pagka nakakuha tayo. So, wala pa tayo ngayon. So, pagka nakakuha tayo ng RBA niya, gagawa natin itong part 2 para makita natin yung difference naman ng RBA. So, di ba? Kasi magkaiba pa rin yun, no? Ng kain ng battery, yung RBA sa yung mesh coil, di ba? So, yun, not included sa kanya. So, bibili mo yan separately sa mga vape shop mo. Inyo, sa malapit sa inyo. So, kung meron silang stock ng RBA. So, ayan. So, buksan natin. Tignan natin yung ating Pine Green Oxva Origin X. So, kunin natin siya.
Napaganda ng kulay. So, ang kulay ng Oxba Origin X na, pa, na nilabas nila, meron silang marmal white, meron silang ano ba isa, yung kagaya nitong ating Oxba X na ano na carbon fiber, tapos itong pine green, ano ba isa, nakalimutan ko yung isa eh. Basta apat na color yon na meron sa market na ganit, nasa ganitong box yung kanilang nilabas. So yan, so yan, so yan, so yan. So yan. So ito yung ating Oxba Origin X pag tinignan mo. So yan, ayan. So napakaganda ng kulay niya, guys. So yan. So di, or, Oxba Origin X ay magnetic. Dito sa ating Oxba X, hindi siya magnetic, pero nagbabibrate siya once na sinalpak mo yung kanyang cartridge. So pinagkaiba din nila sa cartridge itong Oxba X natin. Ang cartridge niya ay ilan nga ulit yun, namutan ko, parang 2 milli, so parang 2 milliampere, ay ito, 2 milliampere nga lang. Tapos yung ating Oxba X ay 3 milliampere, so mas malaki yung kanyang cartridge. So nagandahan lang ako dito sa kanyang Oxba Origin X. So mas malaki, mas marami kang mailalagay dun sa kanyang cartridge compare mo dito sa Oxba Origin X na 2 milliliter lang. Kaya to be honest, na bibitin ako, ang bilis niya maubos dun sa cartridge ng juice. So yun, dito magnetic tayo. So pag hinugot mo siya, pull out mo lang dahil magnetic siya. So yun yung loob niya, guys. Magnetic yun, yung white na yun, yung SS color is yung magnetic niya. Tapos dito sa cartridge, ito rin. So may juice na siya. So nagamit ko na nga siya. Nakakabit dito is yung ano niya, yung 2.0 yata yun. Ah, 0.2, 2.0 na OCC. So yun, so yun siya. Ganyan siya kalaki. Tapos yan. So bago tayo magtuloy sa kanya, tingnan natin yung mga included dito sa box. So sa box, makikita natin as usual yung kanyang manual. So yun, hindi na natin babasahin kasi nabasa na natin yan before, nakita na rin natin. Then yung kanyang authentication card. So ito yun, kung paano kinakabit yung tamang pagkabit ng OCC para hindi nag-leak yung kanyang OCC, yung kanyang cartridge. Tapos warranty card natin. Then yung logo at mga OCC ng Oxba. So yan, ayan sila, Unicoil ng Oxba. So yan, ito yung kanyang RBA. So pagka nakuha tayo yan, RBA, so papakita din natin, lalagyan natin ng part 2 itong ating Oxba Origin X na pine green ang ating mod. So yan, titignan natin. Ano pa? So yung kanyang, ito yung kanyang charger cable na Type-C. So dito natin yung makikita sa may bandang ilalim, yung Type-C ng kanyang charger. Ayan, dyan mo siya makikita. So yan. Tapos ito yung kanyang, then yung kanyang extra na OCC. So yan, ito yung kanyang extra OCC na 1.0 nga. So nakakabit sa atin is yung 2.0 niya na ano na na 2.20 na OCC. So ito yun. Tapos balik tayo dito sa kanyang unit. So wala na, balikan natin yung kanyang unit. So unit niya, ito yung pan natin. Itong unit na to ay nilalagyan siya ng 18650 battery. So yan, paano siya tinatanggal, meron siya dito yan. So paano i-open, may open siya dyan. Magnetic din siya, guys, mga boss. So yan, tinatanggalin mo lang siya. Tapos ito yung battery. Yung battery natin is 18650 na nakakabit sa atin yung 18650 natin na BTC. BTC6, no? BTC6A. Yung nakakabit sa atin. So, yan. Tapos, pag tinanggal natin siya, pull out mo lang dito. Yan. So, yan siya. Yan yung unit natin. So, sa Oxba Origin, sa Oxba X na makikita natin, ito ay part pa ng kanyang cartridge. Nandito yung cartridge na alubog, pero dito sa atin hindi na. So iba na siya. So sa hole lang talaga. Yan.
Tapos yung negative niya sa taas, tapos positive sa baba. So, yun. Tapos, ito yung pindutan niya, yung kanyang pintas. Dito mo naman siya sa baba, ina-adjust yung kanyang wattage, no? So, balik na natin. Ganyan natin siya ng battery para makita natin, ano. So, yun. Nag-open na siya once na. Nilagyan mo ng battery. Tapos, bali siya ay 5 clicks din, guys. Mga boss. So, yun. Magnetic, automatic siya magsasara. So, napaka-intact niya. So, hindi siya mahuhulog. So, yun. Diba? So, kapit natin yung kanyang cartridge. So, ganun lang kadali, ano? Higupin siya dahil magnetic nga siya. So, yun. So, once na kinabit mo yung kanyang cartridge, automatic, maglalabas na siya niyan na naka new coil siya. Nakikita ba? So, yun. So, yun. New coil. Lalabas sa kanya. So, pipindutin mo to para mag-okay. So, yan. So, sabi niya doon, dapat pagka naka-point, ano ka, naka-point 2 ohms ka. So, ang advisable niya ay ilan? So, dapat naka 55 to 60 watts. So, ang gamit natin ngayon. So, ang gamit ko kanina sa kanya, naka 40 watts ako. Balik natin, napindut kasi natin siya kanina. Naka 40 watts. Ayan, no? 40 watts. So, yan. 40 watts natin siya ginagamit. So, yan siya. Fire natin siya. Then, dito, kung sa Oxba X natin, meron siyang dalawang button dito sa gilid na ipipress mo siya ng mga 3 seconds para mag-lock siya. Dito naman, ipipress mo siya ng tatlo para mag-lock siya kahit hindi mo siya patayin. Pag nilagay mo sa bag mo, na-press yung button niya ng fire, hindi siya magpa-fire. So, pakita natin siya. So, 1, 2, 3 tayo. 1, 2, 3. So, yan. Nag-lock siya. Kung mapapansin nyo, yan. Naka-lock. So, press mo ulit ng tatlong beses para ma-unlock mo naman siya. 1, 2, 3. So, yan. Nag-unlock na siya, guys. Mga boss. Unlock na siya. Tapos, nandyan yung ating logo ng Oxba. Yan. Oxba. So, yan. So, fire natin. So, yun. Yung gamit natin just dito, yung klasiko na 16MG natin na cheese cake supreme. So, shoutout kay Klasiko na nagpadala sa atin again. So, naggamit natin siya dito sa atin Oxba, no? So, sakto-sakto lang nung dumating na yung ating Oxba X or Oxba Origin X. So, yun doon natin siya. So, si Klasiko na cheesecake eh napakaganda dahil sabi ko nga 50-50 ratio siya na juice. So, good siya para sa mga pad dahil at sa mga naka mesh coil dahil hindi agad madaling masunog yung iyong OCC. Kasi pagka ginamitan mo ito ng 70-30, masyadong mabilis masunog yung iyong OCC. Kaya good na good lang para sa ating pad yung ating ginagamit na klasiko. So, sobrang solid, sobrang sarap. So, yung 2.0 niya, sobrang sarap nung kanyang ano, nung kanyang flavor. So, lasan-lasa mo talaga. Kuha mo yung lasa nung juice. So, dito, kung mapapansin nyo naman, yung kanya kasing OCC ng 2.0, malaki yung hole niya dito. Dito naman sa 1.0, maliit. So, ito ay pwede ma-advise to sa mga, ano niya, sa mga saltnik juice, no? So, pwede doon siya para hindi siya, ano, hindi sakto yung iyong hipak. Pero dito sa 2.0 niya, gusto ko yung hipak, yung inhale mo, sobrang sakto lang. Hindi siya masikip. No, hindi rin siya maluwag. So, sobrang sakto sa akin yan. So, yun. Di ba? Ang kapal din ng kanya binibitawan kahit naka 40 watts lang sa akin. Although, advisable niya is 55 to 60 watts yung kanya dapat na binibitawan. Pero subukan natin siya ng 60 watts para makita rin natin yung difference. So, yan. Mga boss, naka 60 watts na tayo sa kanya. Ayan, 60 watts. Ayan, kita. Nag-dilig pa focus. So, yan. So, naka 60 watts tayo. Try natin siya. So, yan. Ang lakas, di ba? So, ako mas gusto ko lang ng 40 sa saktong waving lang tayo sa kanya. 40 watts. So, nalalakasan na rin ako sa kanya. So, yun. Sobrang lakas. Sobrang good sa 60 watts niya, no? So,
sabi nila it's a pad, no? Si Oxba Origin X pad daw siya. Pero for me, para sa akin, para na rin siyang variable. That's mine, ano? Sa kasi 60 watts para sa akin, para na siyang variable din. Pwede mo nga kasi siyang lagyan ng mga RDA or RTA. Basta gamitan mo siya ng 510. Meron siyang 510 adapter na para mailagay mo yung mga atomizer. So, bukod sa kanya, RBA. So, RBA parang hindi siyang ganyan. Pero, yun, pwede mo kayang, kung meron kang mga atomizer, gusto mo siyang gamitin, pwede. So, para mas mapalakas mo siya. Pero, siyempre, magkakaiba pagdating sa bato ng battery. So, meron ng difference yun. Kaya, for me, parang na rin siyang variable. No? So, dual purpose yung kanyang ginawa dito. So, which is good naman din para sa mga naka-variable na gusto mag-change papunta sa mga maliliit na unit para madaling mandalihin, madaling isukbit sa yung bag. Kasi kung meron ka naman mga variable na like AGs or mga iba pa, yung mga smoke na dual bat ng 8650, sobrang bigat niya ng mga kasi pag nilagay mo sa yung bag. So, dito sa kanyang Oxba X, so good dahil naka-single bat siya na 18650. So, wise pa rin. Para ka naka-single bat ng AG Solo or mga ibang mod or mga full mech na naka-single bat. So, good na good pa rin para magaan siya. Then, napaka-handy niya lang. Magaan din siya. Sobrang gaan niya. Promise. Ang ganda. Solid. So, sa dalawang to, solid sila. Pero kung pipiliin ako, siguro medyo mas bet ko yung Oxba X. So, kasi ang lit niya, super cute lang din niya, di ba? Dali niyang hawakan. Dali din siya isikbet sa bag. So, yun pa. Then, isa pa na gusto ko, mas gusto ko si Oxba X dahil si Oxba X madaling i-press yung kanyang lock, no? So, isang click lang. Dito kasi medyo magpipindit ka. Minsan, nagkakamali ka pa. Nasasobran. So, nagda-down to, ma-shutdown mo siya sa halip na ilalock mo lang siya. So, yun. Diba? So, para sa akin, medyo mas lamang ng konti yung Oxba X niya. Pero, pagdating naman sa ganda sa design, sa ganda sa lakas, sa power, mas maganda naman din yung binibigay ng Oxba Origin X. So, yun. Para makita lang din natin yung pinagkaiba, no? Tapos, ano pa? Oxba, sa Oxba Origin X. So, ang gaganda ng design niya talaga, sobra. Sobrang solid. Pero sa akin, sa mga ilan ko nasubok na pad, so hindi ko din naman nasubok lahat ng pad, pero para sa akin, medyo wise, medyo madali siyang gamitin si Oxba. Napaka-friendly ng kanyang mga paggamit. So, sobrang solid. And dito sa Oxba Origin X nga, so sobrang solid. Pero kung pagdating sa mas maraming function na kayang gawin, so, sa pagdating sa function na kayang gawin, mas maganda si Oxba Origin X, no? Kasi ang dami mo pwedeng gawin. Kung pwede dito sa, ano naman, sa Oxba X, medyo limited lang. Kasi meron lang siyang RBA, so hindi mo siya pwedeng gamitan ng mga atomizer. Wala siyang 510 adapter compared nitong Oxba Origin. So, yun, guys. So, kayo nang bahala mamili ko ano yung mas prepared nyo, ano yung mas better sa inyo na gamitin between two, kasi meron siyang advantage, disadvantage. So, everyone, sa mga bumibili ng mga inyong mga unit, so, pag-isipan nyo kung ano yung mas magiging fit sa inyo, kasi meron mga pad, meron mga unit, or mga vape. So, gagawa natin ng separate na content channel nyo, so, para makita nyo rin. Ano yung mag-fit? Dito sa dalawa muna tayo. Ano yung mag-fit sa inyo? Kasi kung gusto mo mas maraming function, so mag-Oxba Origin X ka. Kung gusto mo naman ng simple lang, solid ka na doon sa kanyang bato ng saktong, ano lang, saktong pad lang, so mag-Oxba X ka. So solid na solid. Diba? Napakaganda, napakagaling nung design na ginawa ni Oxba. So good na good. Nag-fit siya sa kahit ano sa iyo. So, pamimili ka na lang dun sa mga unit niya. Kung mag-Oxba Origin ka, Oxba Origin X, or yung Oxba X niya. So, yun. Kayo na bahala. So, think wise, bago kayo bumili, kung ano yung mag-fit sa inyo, para hindi na kayo sobrang daming binibili. Kasi si iba, kung kagaya ko ng iba na collector ng brand na yon, nagko-collect or collector ng mga vape. So, yun, pwede mabili. Pero kung hindi naman, sakto lang. Gusto mo lang talaga ng may unit ka na nagkamit. So, think wise para mas maganda.
sa iyo, ano yung mag-fit sa iyo para hindi ka naman bili ng bili ng iyong gagamiting unit, di ba? So yun, hanggang dito na lang tayo guys. So short review lang tayo dahil napakarami na rin gumawa. Pero dito, sa ginawa natin, meron lang tayong difference na ginawa sa review natin. Kasi dalawang Oxba meron tayo as of now, di ba? So tingnan natin kung may mga i-release pa si Oxba na unit na magkakaroon tayo. So dito sa dalawa. Pero ilalagay natin ito ng part 2 para makakuha tayo ng, pag nakakuha tayo ng RBA nito, ng Oxba Origin X natin, tapos ng Oxba X natin, pag nakakuha tayo ng RBA nitong Oxba X. Kasi meron pa rin naman, say nga dun sa mga before natin na ginawa, diba? Sabi ko rin dito sa Oxba Origin X natin, pag tinignan nyo yung video natin ng Oxba Origin X, pag ginamitan mo siya ng mga, ng RBA, ginamitan mo siya ng coil, magkakaroon ng difference pagdating doon sa paggamit mo sa kanya, dahil mas magkaiba na yung usage ng battery niya, kasi iba na rin yung kaya niya ibato. So makikita mo rin doon kung gaano kabilis yung downgrade ng kanyang mga batteries, kasi magkakaroon ng pagkakaiba pagdating sa firing. So yun. So hanggang dito na lang. So bago tayo matapos, shoutout muna tayo sa iba, shoutout tayo sa lahat. Shoutout tayo sa mga boss natin na patuloy na nagsosubscribe, nanonood at natututo sa atin sa mga ginagawa nating review at mga binilalabas pa natin mga videos. So yun guys. So bago tayo magtapos, so bago ka lang dito sa ating channel, so mag-subscribe ka na, like mo na rin, then share mo na rin para mas marami makapanood ng ating mga ginagawa review, para mas lalo sila natututo at marami pa tayong ilabas ng mga video. Sige, then click the notification bell para ikaw ay laging updated sa ating mga video ang ilalabas, para mas makita mo pa yung mga bago natin ilalabas at mga matututo ka pa sa iba nating gagawing mga reviews at mga videos na ginagawa natin. So yun. So again, bago tayo matapos, isang ipakulit. Peace.